Yun, medyo malalim na yung mga shell rot niya. Dadampian natin yung mga may shell rot niya. Kailangan. So mga guys, magandang hapon at welcome to another episode ng ZNB Exotics. So mga guys, may nag-message kasi sa atin. Kasama rin natin siya sa ZNB family. So mga guys, meron kasi siyang alagang ribs turtle na merong sakit. Meron daw itong respiratory infection at mga shell rot. So ngayon daw kasi marami silang ginagawa at talagang maraming pinagdadaanan. Hindi nila maasikaso. So nag-message siya kung pwede daw natin i-adopt at tayo muna ang mag-alaga. So tayo guys, papunta ngayon tayo sa kanya para makita natin ang ribs turtle na yon at kung ano yung pwede natin gawin. So definitely, adopt natin siya at gagawin natin lahat ng magagawa natin para makatulong tayo dun sa turtle na yon. At sana pag lumakas na yung turtle na to at may balik natin sa kanya, pa-adopt ng ribs turtle, si Sir Bon. So, ayan. Ito si Pong, ato pala. So itong si Pong, pangalan pala nito Pong. So sige sir, alagaan namin siya. Tapos pag okay na, text mo lang ako, pwede ko naman siyang ano. Yan, sige. Thank you sir, thank you. Ayun na nga guys. So ayun na nga guys, si Sir Bon, ang kasama natin sa ZNB family. So ayun, pina-adopt natin, nakuha na natin si Pong. Pong pala ang pangalan ng kanyang ribs turtle. So, aray ko, kalabak. So, ayun, uuwi na tayo para masimulan natin yung treatment na pwede nating ibigay sa kanya. Saka tingin ko kailangan nating maghanda ng ano, quarantine facility kasi nagkaroon doon ng parang respiratory infection at subukan nating gamutin. So guys, uuwi muna tayo. So mga guys, naka-uwi na tayo at kasama na natin si Pong, yung ribs turtle kanina. So, silipin natin si Pong para malaman natin kung ano yung mga dapat nating handang gamit at paano natin siyang gagamutin. So tara guys, tingnan natin si Pong. So mga guys, ito si Pong. Silipin na natin. So nag-gloves na ako para hindi ko siya makontaminate. Silipin natin yung mga mata niya. Maganda naman, bright eyes niya, may sugat lang siya sa baba. Sabi kasi ni Sir Bon na namamaga yung mata nito last time, pero ngayon hindi naman siya namamaga. Pero yun, medyo malalim na yung mga shell rot niya. So malalaki at malalim. So sana maayos natin, magamot natin ng maayos. So tara, ihanda na natin yung mga kailangan niya at simulan natin siyang gamutin. Mga guys, kailangan natin linisin lahat ng gagamitin natin sa kanya. Siyempre, pag maglilinis tayo, gagamit tayo ng Neo Sweet Bubbles in dishwashing liquid, yung anti-bac. So, kailangan natin linisin mabuti para hindi natin madagdagan yung contamination or kung ano man yung maaaring niya makuha sa atin dito. So mga guys, nag-ready lang ako ng pampaligo ni Pong. Ito ay isang talisay leaves lang na papakuluan natin para makuha natin yung extract. So yung mga talisay leaves kasi ay merong antimicrobial properties at antifungal property. So kailangan natin ito para sa mga shell rot niya. Medyo marami yung shell rot niya. So para malinis natin siya na maayos at matanggal din yung mga bacteria at mga fungi na nasa shell niya. So hayaan natin ito at balikan na lang natin. Ito na, nahanda ako na ang mga kailangan natin para sa unang treatment ng ating ribs turtle. So, meron tayong nebulizer, meron tayong canisten, yung antifungal cream, meron tayong sodium chloride para sa nebulizer, meron tayong iodine para sa kanyang mga sugat, cotton buds, tweezers, saka yung toothbrush. So, nandito na rin yung pinakuluan natin kanina na talisay extract. So medyo mainit pa, so papalamigin ko lang ng konti. So medyo lumamig na yung ating ano, talisay water. So oras na para isook natin ang ating ribs turtle na si Pong.
So, sabi kasi ni Sir Bon, sa buong clutch daw ng nabilan nila ay mayroong mga respiratory infection at may mga shell rot. So, naghahawa-hawa na sila sa respiratory infection at siguro matagal itong nababad sa medyo maduming tubig. Medyo marami talaga yung shell rot niya. So, sana ito makatulong. So, isoak lang natin siya rito for 5 to 10 minutes. Then, lilinisan natin siya. So, balik tayo ng 5 to 10 minutes. So, guys, yun 10 minutes na. So, napansin ko kay Pong, talagang napaka-active niya. Marami siyang energy at talagang para sa akin, good yun na hindi siya matamlay. So, guys, 10 minutes na. So, bubuksan ko na yung toothbrush natin galing sa Caraxa Hotel. Yung mga libreng toothbrush. So, at least meron tayong mga nakukuhang toothbrush na maganda. So, guys, ang gagawin ko lang ay kukunin ko si Pong at lightly brush ko yung mga affected area para matanggal yung mga decaying matter sa mga shell rot niya. So, matanggal natin kung ano man yung nabubulok or yung mga maaari pa mag-cause ng paglala ng shell rot. So, you know, may mga natatanggal. So, medyo manipis natin. Iba, medyo parang kita na yung mga blood vessels. So, sana maging maayos to. Sana maging may ayos natin siya. Habang pinapatuyo natin siya, i-ready ko lang yung nebulizer natin. So, gagamitin natin to, yung sodium chloride na salinase para to sa mga nasal drop solution. So, para to sa mga nebulizer talaga. So, ganito yung itsura niya sa loob. Dahil maliit lang naman yung enclosure natin, saka maliit lang naman si Pong. Ilan drops lang naman to. Yan. So, after nyan, eto, nag-cut lang ako ng cardboard at pinapatong ko lang sa ibabaw. So, yan. So, i-attach ko lang tong mouthpiece sa kabilang side. So, yan. Tapos, nung kanina, papatuyuhin natin si Pong. So, dadampian natin yung mga may shell rot niya. Kailangan matuyo. After natin tuyuin, maglalagay tayo ng iodine or yung betadine. Ayan, maglalagay tayo. After natin mababara ng konti, linisin na natin. So, tanggalin natin yung mga excess. Tapos, buong plastron, nalagyan ko na ng betadine. So, So, after matuyo nung betadine, maglalagay tayo ng canisten or yung antifungal cream. Lagyan natin yung mga affected areas. So guys, nandito na tayo sa quarantine facility, dito sa quarantine area natin. So, yung enclosure ni Pong, kung makikita nyo, nilagyan ko ng mga bato. So, maglalagay kasi ako ng heat pad dito sa may pader. Hindi ko siya ilalagay sa ilalim. So, ang gagawin ko, yung enclosure ni Pong, ididikit ko dito
sa may heat pad. So, para yung enclosure niya hindi directly nakadikit yung init. Kasi sa liit ni Pong, natatakot akong madali siya mag-overheat. So, ang mangyayari, yung init na galing sa heat pad ay magta-transfer dun sa bato at yung bato yung iinit. So, yun ang pwedeng dikitan ni Pong or patungan or higaan para makakuha siya ng init. Kailangan kasi ng mga turtles at tortoises ang heat, lalo pag may sakit sila. Tapos, dinagdagan pa natin ng UVB light. So, kailangan ng mga cold-blooded ang UV, yung ultraviolet, para ma-absorb nila yung mga calcium na kailangan nila sa katawan. So guys, sana maging okay na si Pong at subaybayan, i-update ko kayo. So subaybayan nyo sana at supportahan nyo si Pong. So guys, hanggang dito na lang muna. Stay safe at happy keeping.